sa mga klgs, may Kenneth Red, and welcome back to my YouTube channel! Ayan, at welcome back sa ating bookish episode! Ayan, dahil nga magbo-book review ulit tayo ngayon! Pero bago nga tayo mag-book review, mag-shoutout muna tayo dahil marami na ang nagpapa-shoutout. Ayan, nahihiya na ako sa inyo. So tara, mag-shoutout na tayo! Bago nga pala tayo mag-start sa ating shoutout, gusto ko lang humingi ng pasensya sa inyo kasi nga hindi ako nakapag-upload nung Webes ng Thursday nga kasi nga I'm so drained, okay? Sobrang napagod ako kasi nga may summer job na ako. So yung summer job namin is 20 days lang at naka 10 days na kami. So 10 days na lang. Ayun nga. So, yung summer job ko nga is naglilinis kami, nagwawalis-walis kami sa Capitol Park ng Sorsogon dito sa amin. And then, masyado akong nadidrain kasi nga nagwawalis kami. Syempre, napapagod ako. Aarawan kami. Ayun. So, ayan, kung mapapansin nyo yung buhok ko talaga yung nasusunog na dahil sa araw. Pati ito. Ayun yung mga ano ko. Kasi nga yung noo is open para maarawan. Tapos ako nakamask. Kaya yung noo lang talaga yung na-target. Pero hayaan nyo na magpapaputi na lang ulit tayo after ng sweldo. Sweldo guys, hintayin ko yan. So ayun nga, sabi ko sa inyo, nagsa-summer job ako. So yung summer job namin is every weekdays and then 8 hours yung duty namin. So uuwi ako ng bahay 5 PM na, nakaka-uwi ako 5 PM or minsan 6 na nga. So ayun, napagod na ako. Tapos minsan, pag-uwi ko, mga 8 PM, gumagawa ako ng yema na business ko nga. So napapagod ako. Sobra akong nadidrain kasi nga pagkatapos ng duty sa summer job, gagawa ng yema. So hindi na ako nakakapag-video. So kaya yun yung dahilan ko kaya hindi ako nakapag-upload nung Thursday. So but if matapos na ang ating summer job, tuloy-tuloy na ang pag-upload ko by Monday and Thursday. So ngayon habang may summer job pa ako, every Monday lang muna ako mag-upload. So ayan, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mag-shoutout na tayo! Ayan, shoutout nga kay Hershey Villanueva. Sabi niya, hi po kuya, pa-shoutout po sa next video nyo po. Hey, ayan, so shoutout sa'yo Hershey! Enjoy watching! Next is si Jeremy Guba ulit. Ayan, so sabi niya, OMG, ang dami mo ng libro, ako ko konti pa lang. Sana all. Ang ganda talaga ng libro mo, kuya. Shoutout nyo ako sa next vlog nyo. Ayan, so Jeremy, dadami at dadami pa yung libro mo. So, kapit lang at ipon lang. Ayan, so shoutout to you. Next is si Maria Shira Estrella. Sabi niya, congrats, kuya. More books to come. When kaya may magbibigay? Pa-shoutout po, kuya. Thank you lagi sa mga good vibes na video nyo. Ayan, so thank you so much for always watching, Maria. So, maghintay ka lang kung sino man yung magbibigay sa iyo. Kasi nga, may magbibigay at magbibigay niyan sa iyo. So, shoutout sa iyo, Maria! Next is si Janie Santos. Sabi niya, kuya, pa-shoutout sa next video mo po. Sabi niya, pa-shoutout kay Jenny Santos ng Zamboanga City. Thank you. Ayan, so, shoutout kay Jenny Santos ng Zamboanga City. Ayan, thank you for watching. Of course, meron din si Charlene Simbulan. Ayan, sabi niya, kuya, pa-shoutout po sa next video mo, please. Ayan, so, shoutout sa you, Charlene. Next din, I see Diana Aporta. Sabi niya, pa-shoutout ko sa next video mo. Yee, sabihin mo, Diana sa watch niya Z. Ah! Oh my God, hindi ko naintindihan, hindi ko nabasa. Basta, shoutout sa'yo, Diana. Ayan. At ang last but never the least natin, I see Almira Joy Ramirez. Ayan, sabi niya, first time ko magpa-shoutout sa'yo, kuya, kaya pa-shoutout sa susunod. Ayan, so, I think na, shoutout na kita. So, kung hindi pa man, so, shoutout sa'yo, Almira. Enjoy watching. So, tapos na nga tayo sa ating shoutout. So, ayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at mag-book review na tayo in 3, 2, 1. Ating book for today is... Chira!
Something Spectacular by April Avery. And so, si April Avery, I think, ewan ko lang kung may mga nabasa na ako story niya. Kasi nga dati, hindi ko naman pinapakialaman kung sino yung author. Basta lang ako nagbabasa ng ebook or Wattpad noon. So, hindi ko alam kung meron na akong nabasang kwento ni April Avery. But, I want to read this. Something Spectacular. Kasi nga feeling ko, sabi nila maganda, pero nakakainis. Kasi nga, may nag-spoil sa akin. Charot, hindi ako nainis ha. Kasi nga, nagpa-spoil talaga ako. So, ayun nga, sabi nila, nakakasal. Sabi nila, may namatay daw dito sa librong ito, dito sa story nito. Ayoko pa naman talaga ng mga sad story kasi nga nung nabasa ko yung The Wishful Thinker ni Ate Mac. So simula noon hindi na ako nagbabasa ng mga alam kong masasakit na story. Kahit nga yung Taste of the Sky hindi ko binabasa kasi nga alam kong napakasakit noon. Kasi nga spoiler pa lang, napakasakit na talaga. But anyway, sabi nga nila, ang story nito is sobrang napakaganda daw. So ayun, hindi na natin papakaalaman kung sino man yung namatay. So rest in peace. Charot! Ayun, basta babasahin ko pa rin ito. So I hope na maganda pa rin yung story na ito. Ayan. So, eto nga is Something Spectacular. Ayan, makikita nyo by April Avery. So, yung cover niya is color black na with yellow color title, tapos dito sa ilaw ng sasakyan, ayun, so pure black, and then yung cover niya is parang semi ano lang embossed kasi nga nahawakan ko siya pero hindi yung talagang totally na nahawakan. Ayun, parang semi embossed lang siya. So ayan yung title, dito sa baba ng title is the author, and then dito is ayan, so I think magka-camping sila, charot. Ayan, so eto may parang bus or sasakyan na van, ayan, tapos may bagahe dun sa taas. Ayan. Ang ganda lang cover in prettiness. So, yung cover din is matte. Ayun. Matte lang din yung cover. Next is itong spine naman. So, ayan yung spine. Naka-embossed din. Ayan yung title. And dito rin sa baba is yung pangalan ng author. At dito naman sa likod is etong synopsis. So, medyo maliliit lang siya yung synopsis dito sa likod. Ayan. So, hindi nila talaga pinapunta dito. Ayan. So, para medyo gilid lang siya. Ayan. Tapos, eto naman. Dito is, ayan, mapapansin nyo, parang magbabarkada sila. Parang outing ko na magbabarkada, I think. So, marami sila. So, parang nag-outing sila or something. Na, ayun, so, maganda diba yung maka-outing kayo ng barkada nyo? Ayan, tapos may sasakyan kayong sarili. Ah! Sana sa mga barkada ko dyan, magka-jowa na kayo na may sasakyan para matuloy na yung outing natin. Charot. Saka nga pala guys, kung mapapansin niyo yung cover, eto, parang shooting star to. Ayan, tapos, yan, kung papansinin niyo talaga, makikita niyo sa front cover is yung mga color yellow na dots. Ayan, so yung dots, mas mapapansin siya dito sa likod. Ayan. Diba? Ayan siya yung dots. Tapos, andito naman, may shooting star na parang tinuturo itong isa dito. At parang nagsasightseeing sila ng mga star. Parang ang, this story is about sa mga magkakaibigan. Ayun. So, bago nga natin buklatin yung libro, dito muna tayo sa mga inclusions niya. Ayan. So, meron tayo ditong dalawang postcard. Ito yung isa. Ayan, may nakalagay na Something Spectacular by April Avery. At, ayan, may puno ng nyog. Hindi ko alam kung kasama to sa story. So, dahil nga, eto yung official postcard to eh, alam ko. So, I think kasama siya sa story. Ayan, so hindi natin alam, diba? At dito nga is yung firma ni author. Ayan, tapos may nakalagay dito, be bold, be brave. Ayan, so gusto ko may mga bold. Charot! Be bold, be brave. Ayan, tapos meron ditong social media accounts. Ayan. Eto naman yung pangalawang postcard. So, ayan, may nakalagay dito, are you here, Gavin? Oh my God!
parang hinahanap nila si Gavin, itong isang taong ito. So, ayan kung mapapansin nyo guys, ayan, so, andito yung iba, tapos andito yung isa, napalayo. I think siya yung nawala, or I think baka siya yung namatay na sinasabi niya yung mga nag-spoil sa akin. Oh my God! Parang nahihinuha ko na yung mangyayari, parang paiiyakin ako ng storing ito. Oh my God! So, i-condition ko na yung sarili ko bago ko ito basahin. So, ayun nga, yung likod naman is same lang doon sa naunang postcard. Ayan. And then, so, eto na yung bookmark. And so, yung bookmark is naka-landscape, hindi siya naka-portrait. So, ayan. So, may nakalagay sa postcard is, "We are a moment in this vast universe." Ayun, my God, may saying siya. Ayan. So, ang lalim ng saying, nakapunta sa universe. Ayun, hindi ko na maintindihan. Charot. So, ayun lang. At dito, parang andito yung bus. Ayan, na sinakyan nila. So, kung ipapagdugtungin natin siya sa book, eto yung book and then bookmark. So, ayan, medyo kaunti na lang. Maaano niya na yung taas ng libro. Ayan. At ayan lang nga, dito na tayo sa libro. So, pag open natin is may nakalagay na "Let me go, see me fly." Parang papaiyakin nga talaga ako ng story na to. My God, promise. Ayan. So, kinakabahan na ako. Next is, ito nga, may nakalagay dito, "Something spectacular." Ayan. So, yung mga copyright kineme na contents dito. And then, ito na. So, ayan, may pa-illustration din siya dito, pero black and white. But, tamang-tama rin lang naman kasi nga, pares siya ng sasa cover. Ayan, so, black lang din naman kasi yung nasa cover. So, tamang-tama lang siya. Next is, may nakalagay siya dito na, "When will you be brave?" Ayan, guys. So, pakisagot nga, "When will you be brave?" Ayan, so, pagandahan tayo ng sagot dyan, guys, sa baba, sa comment section. So, yung magandahan ako ng sagot is may premyo sa akin. Ayan, so, good luck, guys! Dito naman, guys, sa kabila is may nakalagay na, "For my college friends and the long gone adventure." Tapos sa baba naman, "For the readers, may you always brave." Oh my God, ayun yung sinabi, guys. Parang babala na siya. Parang nagbabala na si author. Ayan na, "May you always be brave." I think na maging malakas tayo sa pagbabasa nitong libro niya. Kasi nga baka masakit ka talaga. Sana nga, kahit masakit siya, kung masakit man talaga, sabi ng mga spoiler, so sana nga, maging magandang story pa rin to sa atin. Copy natin is, makikita nyo, napapansin ko talaga yung itim ng ano ko ano-o, ayan o, pag tinatago. So, ayan na, anyway, wag yung pansinin yung kaitiman ng noo ko. So, ayan, at nagsimula na nga yung chapter 1. So, hindi nakalagay dito na chapter or kabanata. So, yung nakalagay is Spectacular 1. So, tapos dito is my bus. Ayan, yung bus or van nila. So, may kinalaman pa rin talaga itong van na ito sa adventure ng ating mga characters dito sa libro. Ayun. So, ayun nga, anyway pala. So, ayan, makikita nyo to. Eto, eto. So, ayan. Nanghina ako nung nakita ko yan nung pag-open ko ng libro kasi nga kala ko dumi. Kinabahan talaga ako kasi nga kala ko dumi. Tapos nung na-realize ko is dahil pala yan dyan sa bus. Ayan. Or sa van na nakalagay na design dito kada every chapter. So, every chapter niya is may nakalagay pa rin na van dito sa gilid. Ayan. Yun, nagsimula na yung chapter 1. Ayan. So, yung paper niya is parang light cream lang siya. Ayan. So, naamba mo talaga ng bagong libra. Ayan. So, ayan, nagpatuloy na nga siya sa kanyang istorya. Ayan. So, ayun nga, kung mapapansin nyo, ayun yung van. Lagi siyang nakalagay dyan sa mga kabanata. Dito naman tayo, guys, sa likod. Ayan, sa pinakalikod niya, ito yung sa baba niya. Ayan, so, may nakalagay na writer's own. So, ayun yung gumawa nito. Ayan. Dito naman sa likod is, yung pinakalikod nga is acknowledgement. Ayan, so, nakalagay siya sa color block. So, ayan, so, ang ganda lang din tignan ng mga color block na, ano eh, na libro. So,
bilib na bilib ako sa mga libro at gandang-ganda ako sa mga librong kulay black yung cover. Ayan. So, lalo na kapag matte. Ang ganda niyang tignan. Ang ganda niyang ilagay sa bookshelf, guys. Promise. Text matte. Tapos, dito naman, guys, sa kabila is about the author. So, ayan, kakaunti lang yung about the author. Ayan. Tapos, may nakalagay din, may YouTube channel din pala si Miss April Avery. Ayan. And, guys, yung last chapter niya naman is eto. May nakalagay na spectacular last chapter. Ayan, binigay niya na sa atin yung hinahanap niya na last chapter, yung hinahanap natin. Ay, hindi na tayo pinahirapan. So, yung last chapter is matatagpuan sa page 219. Ayan. Ayan yung last chapter niya. Tapos, next lang is last chapter is the epilogue. Ayan, epilogue na agad. May nakalagay dito, spectacular epilogue. Ayan, tapos andito naman sa baba yung one. Ayan, so nagsimula naman yung epilogue is from page 225. Ayan. Tapos, wala na siyang special chapter, guys. So, after ng epilogue is lagay na agad na the end dito sa last page bago yung about the author and yung acknowledgement. Hali nga, nagtapos yung kwento nitong story is sa page 232. Ayan. So, dito nagtapos at nagda-end na nga. So, guys, please, naiiyak ako kasi nga. Oh my God. Guys, naiyak ako kasi nga meron akong nakita dito kanina. Ayan, Diyos ko Lord. Iyak kasi talaga ako kasi nga may nakita ako at may nabasa ako dito sa libro. Ika-iiyak ko talaga. Para ayoko na tuloy basahin yung story kasi nga tama sila guys. Nakita ko yung name kung sino yung namatay dito sa story nito. And then, hindi ako baka paniwala. Kasi nga, basta, may namatay nga. So, ayun, parang ang sakit sa dibdib. Kahit hindi ko pa nababasa, ang sakit lang. But, sabi nga nila, sabi nyo nga, guys, yung mga nakabasa na nito. So, sabi nyo nga, magandang story to. So, babasahin ko pa rin to. Kahit alam ko na masasaktan ako. Ganun ako katapang. Kasi nga, sabi nga dito sa libro, be brave. Ayun. So, lahat tayo dapat maging matapang. Okay? So, be brave. Ayan. At hanggang doon na nga lang tayo, guys, mga kachuk-chuk sa ating book review ng Something Spectacular by April Avery. Ayan. So, my God. So, kahit na nalaman ko masakit yung story, kasi nga sabi nyo, ayun. So, babasahin ko pa rin tong story na to kasi nga feeling ko napakaganda. Para siyang about sa group of college friends na yun, magkakabarkada. Hilig ko talaga sa mga friendship story. Ayan. So, kaya gusto ko tong basahin. So, ayan. Kaya naman, if nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to give this video a thumbs up, at please, 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 comment down below your suggestions, comment down below your recommendations, kung anong gusto nyong libro na ibubook review ko, kasi nga kapag meron tayo nyan, ibubook review natin yan. At sa mga gusto naman magpa-shoutout, comment lang din kayo dyan sa baba, sa comment section, dahil isa-shoutout ko kaya sa ating next videos. Promise, mag-shoutout ulit ako sa next videos. Hindi ko kayo bibigoyin, hindi ko kayo papaasahin. So, ayan nga lang naman. So, eto nga pong muli, si Kenneth na magsasabi at mag-iiwan sa inyo ng katagang, sabi nga ng libro, be brave. Ayun. Be brave lang sa lahat ng bagay. Be brave lang sa lahat ng oras. Be brave in your life. Kasi nga, para maging successful tayo at para gumanda ang ating buhay. So, huwag tayo magpapa-api. Fighting lang, guys. Hanggat tama tayo, fighting lang. So, hanggat masaya tayo, fighting lang, guys. Walang susuko dito. Ayan. So, lahat natin tutubarin yung mga pangarap natin. So, yun lamang po mga kachuk-chuk. Bye-bye!